Hindi sapat ang bilang ng guidance counselor sa public schools sa Baguio City. Ito ang idinulog ng mga concerned education sector na dumalo sa isinagawang mental health updates and consultation kahapon, March 30 sa City of Pines. Ang aktibidad ay isa sa mga naging programa ng lokal na pamahalaan ng Baguio, kasunod ng direktiba ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na matutukan ang mental health sa lungsod, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Ayon kay Councilor Vladimir Cayabas, 8 lamang ang kabuang bilang ng guidance counselor sa public school sa lungsod kumpara sa higit 60 pang publikong paaralan dito. At nalaman natin sa entire the City of Baguio, 8 po pala ang bilang lang ng guidance counselors in as far as DepEd Baguio is concerned. So kulang na kulang to cater yung mga estudyante natin na nasa 68 public schools. Kaya yan din po ang ating idudulog o kaya ay pwedeng pag-usapan sa local school board meeting natin kung po, paano po natin madagdagan ang mga personnel kung possible. Ipinunto ng opisyal na mahalagang matutukan ang mental health lalo na sa hanay ng mga kabataan dahil sa naitatalang kaso na may kaugnayan sa depresyon. Sa datos ng City Health Service Office, nakapagtala ng 49 suicide cases sa lungsod noong 2021. 24 dito ay mula sa edad 10 hanggang 19 na taong gulang. 28 cases naman ang naitala noong 2022, kung saan 22 dito ay sa mga kalalakihan at 6 naman sa mga kababaihan. Ayon naman sa ilang guidance counselor, hindi madali ang kanilang trabaho na masubaybayan ang lahat ng mga mag-aaral na may pinagdaraanan dahil sa kakulangan ng mental health personnel sa mga paaralan. Malaking tulong para sa kanila ang pagkakaroon ng mga consultation upang madinig at maaksyonan ang mga pangangailangan kaugnay ng mental health. Medyo mahirap kasi nag-iisa lang, ako kasi sa senior high school, mag-isa ko lang and then I'm catering to 2,000 learners. So mahirap siya in a way kasi given the population. Appreciative kami kasi they are really see to it that we are indeed help. At the same time, narinig nila yung call natin na ito na nga yung sinasabi natin na silent pandemic natin. So with that, na-address naman. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Committee on Education sa suporta ng iba't ibang organisasyon at mga sangay ng pamahalaan na tumugon upang matutukan ang usaping mental health sa lungsod. Layo ng aktibidad na makuha ang realidad at matutukan ang mga pangunahing concerns sa mental health ng mga paaralan sa Baguio City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Marvin Calas, humahataw!